Isang blood disorder kung saan labis ang pagdurugo ng isang tao matapos masugatan. Mga lalaki daw po ang karaniwang nakararanas ng sakit na ito. Ngayong araw, ginugunita ang World Hemophilia Day. At dito sa bansa, may 9,000 to 10,000 na ang apektado ng sakit na ito. Binansagan pa nga ang sakit na ito na the royal disease. Meron kasi ng sakit na ito ang bunsong anak ng huling emperor ng Russia na si Nicholas II. Kaya para po ipaliwanag ang sakit na ito, naku, dapat may yung mga kalalakihan natin. Panoorin nyo mo ito, no? Nakakasama natin ang Vice President ng Philippine Hemophilia Foundation at Chairman ng Committee on Hemophilia Care na si Doctora Flerida Hernandez. Good morning, Doc. Good morning po sa inyo. Thank you. May hemophilia B naman ang isa pa nating kasama, Marie, si Kenneth Diaz. Isang taon pong gulang pa lang daw siya nang malamang may hemophilia. Ayan, ngayon, 13 taong gulang na si Kenneth. At siya si Kenneth, syempre. At kasama rin natin ang ina ni Kenneth na si Mommy Memia Diaz. Memia. Good morning, Kenneth. Memia ba? Good morning, Mommy. Yan, ito siguro, ano, paano mo ba malalaman, Doc, na meron kang hemophilia? Ang hemophilia kasi ay isang a bleeding disorder. So malalaman mo yan na pag nag-start na yung mga bata na mag-walk o mag-crawl, nagkakaroon sila ng pasa. At kung yung mga batang naglalakad na, pwede sila magkaroon ng joint bleeding. So namamagayong kanilang tuhod. Hindi ito karaniwan external bleeding, no? Karaniwan internal bleeding. So sa loob ng joints. So namamagayong tuhod, may pagdurugo sa loob ng tuhod na nagiging dahilan ng hindi nila paglakad. Paano mo early madedetect yun? Pag nakita mo na hindi na sila makakalakad? Ano pa ba yung mga ibang mga signs? Kung meron family history of hemophilia, maaari mong mag-screen. So pwede mong mag-check ng factor 8 or factor 9 sa dugo starting around 6 months of age. So ang unang indikasyon niya na pwedeng pagsuspetsahan mo may hemophilia yung sa tao kung may mga pasa-pasa, yung sabi niyo. Okay, pag nakita mo na wala namang naumpog, naipit, tapos biglang mayroong mga pasa, ganun, Doc. Yung mga pagpapasa na parang hindi naman commensurate sa degree ng trauma. Kunyari, konti lang ang untog, pero ang laki-laki ng pasa. Pero di ba yung iba kasi nagkakaroon din ng mga pasa-pasa? Kung low blood ba, yung parang may mga, minsan yung signs din ng leukemia. Pero ano ba yung difference naman? Maraming dahilan naman ng pagdudugo. Pero ano yung leukemia, difference na pasa na caused by hemophilia? Ang hemophilia karaniwan, muscles and joints. So yung mga malalaking pasa at pag-swell ng mga kasukasuan. Ang mga leukemia, karaniwan, yung mga maliliit, pinpoint bleed, maliliit lang. Si Mami Memia siguro maganda, ma'am. Paano niyo po nalaman na mayroong hemophilia A si Kenneth? Hemophilia B. Paano po? Una po, nung 5 months pa lang po siya, nakita na po siya ng pasa-pasa. So, after nung ano, nag-take po siya ng Perlin saka ano po, yung vitamin C po. Para iron din. Yung iron po, para ho, maano nga yung pasa-pasa. So, after nung 1 month, kasi nag-CBC ka ng CBC monthly. Nung bumaba po yung kanyang CBC, doon na po kami inano na po kami sa malaking hospital para ho yung pasa-pasa basta may mga ano ba siya, ba naglaro ba siya na hindi naman po, basta lang nagkakapasa so pina-check up niyo kagad tapos yun nga na-detect na meron sa clinic lang po kami that time tapos in-endorse po kami sa hospital then nung sa hospital na po kami, lahat ng lab, pinakuha na. Tapos yung pinakuha sa amin, yung factor 8, factor 9. Doon pa lang po nalaman na yung kanyang ASI na factor na ay napakababa po. Kayo po ba meron din noon? Kumbaga may history sa family ninyo na merong hemophilia, kaya na kumbaga naman na rin ng anak? Wala naman po. Wala. So, sabi naman po, sa mga kanununuan daw. So, ito ngayon, anong ano niya sa katawan ho niya? Meron bang mga, may epekto ba sa kanyang pagkilo, sa mga ginagawa niya, sa... Meron po. Ano po? Hindi siya makalakad. Yung sa hindi po siya, ang kilos po niya, mabagal. Opo. Tapos kanina, di ba nakasaklay siya? So, opo. Dahil hindi siya makalakad ng ayos. Sa pagkain po, medyo mahina din po. May mga bawal ba siyang gawin at kainin? Yung ano po, yung paglalaro sa mga sport po. Hindi siya pwede maglaro?
kahit ano po? O bawal ba siya mapagod, ganon? Kasi po yung nagkakaroon po sila ng ano, pagka ho, sa sobrang laro, yung po yung basketball, madalas po sa joint po nagkakaroon kasi siya pag basketball, tumatalon-talon ka eh. Kenneth, kumusta ka? Okay naman. Mm-mm. So, ano mga pwede mong gawin? Ano mga ginagawa mong laro? Yung mga laro lang po, pang board. Pang? Board. Yung mga board games. Board games. Hindi ka dapat... Hindi ka pwedeng mga physical... Swimming, mga ganun, hindi rin pwede. Swimming. Pwede naman. Basta wag lang yung masyadong may impact dun sa mga joints. Tama ba, Doc? Ang mga taong may hemophilia, kailangan naman nila mag-indulge sa physical activities. Huwag lang doon sa mga contact sports, yung mga strenuous activity. Pero ang mga may mga ideal sports para sa kanila. Swimming, yung badminton, pwede rin naman. Basta alam mo lang na hindi mo masyadong ma-strain yung mga joints mo. Yung mga stationary biking. Stationary. Ganyan. More on ping-pong kasi mas magalaw ping-pong. Yung ano eh. Ping-pong. Yung badminton. Sipa. Pwede po ba? Kakakaraniwan joints kasi yun. Ay, kasi diba yun naman mga laro din yun eh. Yung mga sipa, kaya lang dahil yung mga joints mo lang gagalaw eh. Ano po? Pero kailangan nila mag-ingat din. Kasi kailangan talaga ng strong muscles and joints para din ma-prevent mo yung mga episodes of bleeding. Pero kaya, diba yung iba kasi na may mga halimbawa, ibang klase naman ng mga sakit, parang kumbaga kinakontra mo yun by doing physical activities talaga. Dito hindi ganun. Parang... talaga kailangan alagaan mo yung mga joints mo. Hindi pero isa sa mga misconception kasi sa hemophilia yon na dapat hindi sila nagagalaw. Kailangan nila din mag-exercise. May mga pag-aaral na nagsasabi na kapag malakas ang muscles and joints mo, mas less ang episodes of bleeding. Bakit ano daw? Narinig niyo po yun, mami. Bakit ano? Ang hemophilia daw ay mas common sa lalaki. Bakit lalaki po? Kasi po, ang gene involved sa hemophilia ay nasa X chromosome. So, nasa babae galing? So, sa babae kasi XX, ang lalaki XY. Uh-huh. So, kung meron silang abnormal X, magkakaroon sila ng... They can manifest the disease. So, pwede bang ito eh, ano, parang medyo may edad ka na, saka manifest, ganyan? Pwede naman po, kasi iba-iba ang grado ng hemophilia. Merong mild, moderate, and severe. So, yung mga mild ones, pwede lang silang ma-diagnose later in life. Kung kunyari, nagkaroon sila ng accident, nag-undergo sila ng surgery, at meron silang excessive bleeding, so doon mo masususpect. Iba naman yung kay Kenneth. Severe hemophilia B kasi siya. So, very early in life ang bleeding manifestations niya. Pero Doc, yung sa katulad ni Kenneth, no, parang sinasabi kasi na parang tin-raise nila, nasa pinakanununuan pa nila. So, ibig sabihin, hindi immediate yung kumbaga yung genes sa pinanggalingan para makuha niya. Ano pa po ba yung hindi naman lahat ng generations meron din, no? Kunyari, isa ang lola na may carrier ng hemophilia. Isang X lang ang abnormal sa kanya kasi meron pa siyang other normal X. So, hereditary ba to? Genetic. Genetic. 70% of hemophilia inherited, pero may 30% na may spontaneous mutation. Mm-hmm. So, kahit wala kang family history, in 30% of cases, pwede ka pa rin magkaroon ng hemophilia sa pamilya. Dahil doon sa... Spontaneous mutation doon sa gene. Ang babae. Sa genes talaga. Hindi yan environmental cause. Walang factors outside the ano, yung mga genes. Yeah, it's a genetic condition talaga. So, walang kinalaman yung ba pollution, yung mga ganyan, yung kinakain mo, gano'n. O kulang sa vitamins, walang kulang sa iron. Ang babae, pwede din magkaroon? In very rare conditions, may mga tao na XO, isa lang ang X, tapos yung X na yon abnormal pa. So, pwede ka magkaroon ng hemophilia. So, iniisip ko yung sa babae, minsan yung sa pag yung may monthly period, yung, hindi ba yun? Baka maubos na gumawa. Baka po von Willebrand disease yon. Ibang bleeding disorder po yun. Von Willebrand disease. Common yan sa babae at lalaki. Mm-hmm. Iba yun sa hemophilia. Iba yun sa hemophilia. Pero ito palang hemophilia, hindi mo po pala dapat ano, parang pinagsasawalang bahala dahil pwede palang makamatay din talaga ito. Lalo na po sa pagdurugo sa mga delicate organs katulad ng brain, iliopsoas area, pwede po silang mamatay of bleeding. Ano yung pagkakaiba ng A and B? Kasi merong A and B, di ba parang HEPA A, HEPA B, di ba? Ano depende po yun sa clotting factor na kulang sa dugo. Hemophilia A, kapag factor 8 ang kulang,
At hemophilia B kapag factor 9. Pero basically, ang manifestations nila the same. Yung protein lang ang kulang. So, kailangan patitignan mo sa doktor para mag-determine mo kung ano ka, kung A or B ka. Tinitingnan ko si Kenneth Marise. Tama ba tingin ko na parang maputla siya dahil doon sa kanyang hemophilia? Hindi naman po. Baka lang medyo malabo lang mata ko. Hindi. Kakagaling niya rin niya sa pagdurugo eh. Kakagaling niya lang sa... So, tama na medyo maputla nga siya. Maaari na medyo. Kasi ang bleeding niya, Ilyus was bleed. Kaya hindi siya nakakalakad ng walang saklay. Kasi nahihirapan siya sa paglalakad. Paano pong gagawin sa mga ganun? Nagagamot ba yan? Ano ba ang mga gamot na pinapainom? Or ano ba ang mga treatments na pwede niyang pagdaanan? Ang cornerstone ng treatment sa hemophilia eh, palitan mo yung nawawalang clotting factor. So, kung hemophilia B siya, lagyan mo siya ng factor 9, concentrate, during episodes of bleeding. At pinaparaan po yan sa ugat. Blood, intravenous. Trans... intravenous infusion po yan. So, walang oral medication. Hindi yung ano, yung ba kumakain mo ng mga gulay na nakakapagpataas daw ng dugo. Ang palaya. Hindi po. Sa hemophilia, hindi. Kailangan mo magbigay ng missing factor, factor 8 or factor 9. So, yun lang through, ano, yung, tawag dito, intravenous. Intravenous run. At gano'ng kadalas yung kailangan na paglalagay ng gano'n? Katulad si Kenneth, hemophilia B siya. Kung may pagdurugo siya at major bleed, katulad ng Ilyus Ovas, bleed every day for 7 to 10 days. Ito, hindi ito rare, yung nasakit? 1 is to 5,000 male births ang pwedeng affected. So, if we have 93,000 Filipinos now, approximately around 9 to 10,000 ang meron. Ang dapat meron. Kaso sa registry namin, mga 1,200 pa lang eh. May sapat pong supply nung, halimbawa katulad na sinasabi nyo, na 7 to 10 days. May sapat na supply ng factor 9 na ini-inject sa mga may hemophilia. Unfortunately for Kenneth, hemophilia B siya. Ang factor 9 concentrate is not available commercially in the Philippines. So, yung factor 8 ang available. So, kinukuha pa yan abroad? Abroad pa yung factor 9 at napakagastos po. Magastos. Oo. Lalo na si Mami, paano? Magastos pala. Opo. So, paano po kayo nakakasurvive? Paano tinatawid yung mga... Siyempre, kailangan si Kenneth, may bigay mo sa kanya yung mga ganong needs, di ba? Hindi po lahat na susuportahan po namin ang lahat ng pangangailangan niya. So, ipinapangutang po namin mag-asawa. Wala naman pong trabaho yung asawa ko. No, ito talaga naman mahirap. Kayo po, anong ginagawa ninyo? Meron po kaming munting tindahan sa bahay namin. Yun po yung pinagkukuhanan namin. Ilan po ang anak niyo? Apat po. Apat, si Kenneth lang ang meron. Yung tatlo po silang lalaki ang may hemophilia. Apat ang anak niyo, tatlo meron? Opo, isang babae po. Ay, yung babae lahat meron? Lahat ng lalaki meron. Apat ang anak niyo. Opo. Tatlo ang meron. Opo. Pati yung babae meron? Yung babae po. Ang wala tatlo lalaki meron? Opo. Pwede po ba yan matulungan ng mga tao sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo o hindi? Maaari po. Ang source naman po ng factor 8 and factor 9 actually plasma. Okay. So, ngayon kasi ang ideal form of treatment for hemophilia, yung factor concentrate kasi virally inactivated. Kasi kung plasma mismo, maaari silang makakuha ng transfusion transmissible infections katulad ng hepatitis B, hepatitis C, HIV. Pero in the absence of concentrate, pwede naman dugo. Cryoprecipitate or fresh frozen plasma. So, halimbawa doon sa mga nice sa tumulong, halimbawa sa katulad ni Kenneth at kina Mami, pwede silang pumunta lang sa mga ospital? Paano bang magiging proseso? Maaari po silang mag-donate ng dugo kung saang ospital sila nandoon. Mm-hmm. Or pwede din sa Philippine National Red Cross. Pero ito, lifelong na ho ba ito? Talagang tuloy-tuloy na to habang buhay na? Wala pa pong cure. It's a genetic condition, so it's a lifelong illness. Pero hindi naman ito kumbaga magiging balakid. Halimbawa, ano ba mong pangarap mo, Kenneth? Paglaki, gusto mo maging ano ka? Maging manager po. Manager. Manager ni Kenneth. Hindi naman 'to magiging balakid sa kanya. Well, of course, Kenneth 'yun. Kailangan lang may treatment pero hindi 'yung magiging balakid sa kanyang mga pangarap sa buhay. Manager ng Parang katulad din naman siya ng normal na bata except meron siyang missing clotting factor at kung na-address natin sana 'yung pagdurugo niya ng tama, he can grow old, he can have a normal life. Siyempre, may mga exceptions, no? Yung mga contact sports, Hindi, sa kanya sinasabi ni Mami, ni Nanay Memia, na medyo
pinapangutang niyo yung pang-supply doon sa pangangailangan ni Kenneth. Tatlong anak pala niya meron. Opo. Kaya nga, ang Philippine Hemophilia Foundation po ay naghahanap din po ng paraan. We are connected with the World Federation of Hemophilia na nagbibigay po ng donasyon sa Pilipinas. Mm-mm. At yung mga donasyon na yun na clotting factor concentrates ay dinidistribute naman po naman sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Mm-mm. Magkano ba yun? Mga usually pag kailangan nyo ng treatment para kay na Kenneth, magkano usually gasto? Isang treatment halimbawa, magpapalagay kasi ng factor 9. Kasi depende po kasi sa ano, sa nahihingi po naming factor 9 sa ano, hospital, sa haplos po. Ah, sa Hemophilia Foundation. Yung NGO. Tapos magkano usually nilalabas yung pera para matugunan yung mga pangailangan? Kadalasan po kasi pagka nag ano po kami ng ano, ng plasma po. Mm. Katulad po nung March, every 12 hours po, kailangan masasalinan po siya ng ano, tatlong bag po. Ah, ganun? Every 12 hours po yun. Ano, kanina binanggit ka, Maris, eh, parang royal, ano to? Royal disease. Ayan, bakit royal disease? Katulad nga lang sinabi ni Ma Maris, kasi ang history nito traces back sa British royalty, no? Mm-mm. Pero if you will trace the economic profile of yung mga nagkakaroon, Filipinos with hemophilia, naku, majority of them actually belong to the lower socioeconomic strata. Sabi lang royal disease kasi nga yung anak nung ano, yung huling emperor ng Russia. Pero dito sa atin, karamihan, no, yung mga kapos din sa buhay ang meron. Mm-hmm. At ino, medyo problema ho nung ating mga kababayan siguro, di ba? Malaking problema. Malaking problema kasi pero, medyo. Siyempre, halimbawa, katulad niyan, marami naman ang may mabubuting loob, no, na handang magbigay, mag-donate ng kanilang mga dugo. Pwede kayong pumunta po sa Red Cross o kaya sa mga ospital. Tatanayin natin, ano bang ospital na pinupuntahan niya para makapag-donate din yung mga may gusto, no? Sa PCMC po. Philippine Children's Medical Center. O at least mga kakape, no, narinig niyo po sa PCMC, pwede kayong mag-donate para kina Kenneth. Dahil yung silang tatlong magkakapatid, lahat may hemophilia. Grabe. Ano yun, sabay-sabay nyo nalaman? I mean, mga pare-parehong age nyo nakita na may mga... Actually po, siya lang po yung napadiagnose namin. Yung dalawa? Yung dalawa po, hindi na po. Kasi kapos po talaga. Eh, paano yun? Paano yung dalawa? Kung nagkaroon po siya ng... Yung bunso ko pong anak, nung nadapa po siya, nung time na yun, saka pa lang po namin dinala sa hospital. At nalaman na meron, na-diagnose na meron na rin? Na po, opo. Hirap naman. Paano ho yun? Yung dalawa, eh, ano muna? Ano na po? Yung dalawa po, ano na, namatay na po sila noong 2009. So, si Kenneth na lang at saka yung babae? Yeah, opo. Dahil namatay ho sila dahil doon sa... Sa hemophilia po. Ganun yun daw. After kasi po nang madapa, nagkaroon tingin ko ng intracranial bleed na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Talaga dapat din pala talaga. Medyo yung mga nanay, ano? Dapat immediate nung pagpapatingin, ano? Mm-mm. Para maagapan at masasolusyonan din, ano daw. Yan ang palagi po naming sinasabi sa mga pamilya ng hemophilia na kapag nagkaroon ng trauma, nagda-doubt ka man na walang bleeding, bring the patient to the hospital para mabigay ang tamang paggagamot. Oo nga. Pero syempre, ayaw naman natin ito i-end on a sad note. Ano? Kaya Kenneth, kanina tinatanong ko sa'yo, ang manager ng ano? Para, syempre, production unit manager. Positive tayo, di ba? Anong manager ng ano? ng TV station, halimbawa ganyan. Restaurant. Gusto ba maging chef? O gusto mo ikaw yung mag-a... Gusto niya siya yung magmamanage sa mga... Yung order. At least, di ba? Ilan taon ka na nga? 11? 13 po. 13. Ayun. At least, nag-aaral pa naman siya ngayon. Graduate na po. Naka-wheelchair po siya nung nag-graduate sa Bagbag Elementary School. Napaka-inspiring naman sa kabila ng kanyang kondisyon. Pero paano ka hindi nagpapadaig sa kondisyon mo? Anong ginagawa mo? Halimbawa, syempre sa mga classmates, may mga nang-aasar ba sa'yo or ano? Pero paano mo, kumbaga, hinaharap yon? Ano, ginagaling ko na lang po sa ibang bagay. Oo nga. Saka huwag mo naman masyadong isipin, di ba? Dapat naka-focus ka na lang doon sa ano mo. Sa, pagiging manager. Pagiging manager. Dokter, salamat. Gapo pa naman itong batang to. So, ito po ha, medyo yung mga ganitong sakit, pwede yung ano, may mga paraan para sa ito, maging normal pa rin yung kanilang buhay. Okay, maraming salamat po, Dr. Florida Hernandez ng Philippine Hemophilia Foundation. At syempre kay Mami Memia at kay Kenneth. Thank you po sa pagpunta niyo. Kenneth, ha? Thank you.